Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po tayo po muli ay nagbabalik para naman po sa isang pamamaraan ng pagmamanifest. Pag tayo swertihin sa buhay ang ating ituturo sa inyo. Kaya po muli sa mga hindi po naniniwala sa mga pampaswerte, i-skip nyo na po ang video na ito at huwag nyo na pong panuorin. Maghanap po kayo ng video na gustong-gusto ninyong panuorin dahil ito po ay para lamang sa may mga positibong isipan naniniwala sa mga pampaswerte. So ngayon po, ay pwede po natin gagawin, ang ating pampaswerte ay pwedeng-pwede natin gawin, lalong-lalo na pag Martes at Biyernes, ngunit mainam din ang paggawa nito kapag napanood mo ito, ay feel na feel mo, talagang napipil mo na ito gusto ko itong gawin, mag-work to sa akin, ay pwedeng-pwede mo po gagawin yan. Yung talagang pakiramdam mo ay napakalakas ng energy ng katawan mo ngayon na habang pinapanood mo, ay pwedeng-pwede po ninyo itong gawin ngayon. So, mayroon po lamang tayong kailangan dito. Ang kailangan po natin dito ay papel, ballpen, asin, bigas, barya, at syempre, ang ating garapon. So, kapag handa na po lahat ang ating mga pangangailangan, kakailangan, nakafocus na po tayo. Ang ating atensyon ay nandito na, nakafocus na, yung tiyak na wala nang istorbo sa inyo, ay maaari na tayong magsimula. Dapat po kapag gumawa dito, mayroon kang talagang sapat na oras yung hindi ka nagmamadali. So ngayon po, ang una pong gagawin ay kuhanin mo ang papel. Sa papel ay isulat mo ang iyong pangalan ng 5 beses. Kompletong pangalan po. So halimbawa, Marivie Pauyon Dornan. Kompletong pangalan po guys. Marivie Pauyon Dornan. 5 beses po natin isusulat dyan ang ating pangalan. So ayan, dapat 5 beses na isusulat ang inyong pangalan dito. Pagkatapos mong maisulat ng 5 beses ay itutupi natin ang papel, papasok sa atin. Papasok sa atin, itutupi natin ito, papasok. So ayan, 3 beses. Pagkatapos po natin itong maitupi, pwede natin iganyan, ay pwede na natin itong ilagay dito sa ating garapon. So, ilalagay natin ang ating papel sa garapon. And then, isunod po natin ang ating 3 barya. Tiyakin po ninyo na ang inyong barya ay naibabad na ninyo sa asin na may suka. At pinatuyo ninyo ito ng pusa ng hindi pinupunasan. So, napakainam po kung ang inyong barya ay kulay gold. Kung kayo po ay may kulay gold na barya at like ng 5 piso or 25 centavos, ay mainam pong gamitin. So, ilagay na po natin ang ating barya. Ilagay na natin ang ating barya sa loob ng ating garapo. Ayan. 2, 3. Ngayon, kapag nailagay na po natin, kumuha tayo ng asin. So, ang ating asin po, dapat po ay talagang lagpas. Malagpas po dito ang ating papel. So, dapat po ay lumagpas ang ating asin sa ating papel. 1. Kahit naman hindi mo na kailangan bilangin, basta po lumagpas po sa ating papel. So, ayan. Lagpas na siya sa ating papel. Lagpas na. Pagkatapos po niyan, ay kumuha ka ng isang dakot na bigas. So, isang dakot na bigas ay ilagay mo sa taas nito. Ilagay mo sa taas nito at pagkatapos ay takpan mo ito. Takpan mo ang ating garapon. Hindi ko makita ang takip ng ating garapon, kaya hindi ko siya matatakpan. Ngunit, dapat po ito ay may takip. Ngayon po, pag natakpanan niyo ito, ayan, natakpanan niyo ito, ay alug-alugin mo. Alug-alugin mo ito at sabihin mo, ang kasaganahan, ang swerte sa pananalapi ay dadaloy sa akin. Marivie Pauyon Dornan, ang kasaganahan, ang swerte sa pananalapi ay dadaloy sa akin. Marivie Pauyon Dornan, ang kasaganahan, ang swerte sa pananalapi ay dadaloy sa akin. Marivie Pauyon Dornan, ang kasaganahan, ang swerte sa pananalapi ay dadaloy sa akin. Marivie Pauyon Dornan, ang kasaganahan, ang swerte sa pananalapi ay dadaloy sa akin. Marivie Pauyon Dornan, I claim it, I claim it, I claim it. 5 beses po. Pagkatapos po niyan,
Pagkatapos po niyan, ang gagawin mo po nito ay maaari mo itong ilagay sa likod ng inyong mga front door. So, or kaya naman sa mataas na parte ng inyong bahay. Tiyakin po na hindi ito mapaglaruan. So, maaaring ilagay sa likod ng front door, sa altar, or kaya naman ay sa ilalim ng inyong tulugan, or kaya sa ibabaw ng ref, or sa kabinet na hindi mapaglaruan ng mga bata. So, kailaman naman natin ito maaaring tanggalin doon. Tatanggalin mo ito kapag may mga biyaya nang dumarating nang hindi mo inaasahan. Tatanggalin mo ito doon at ilagay mo ito sa isang lugar. So, halimbawa, ipatong mo ito doon sa labas na inyong bahay, sa may sa lupa. Pwede po sa lupa, basta po tiyakin na hindi ito matapak-tapakan. So, gawin po ng tama, samahan ng sikap. Laging samahan ng sikap at panalangin. Gagawin mo ito kapag habang pinapanood mo ito ay nafe-feel mo na talaga ito ay gagana sa iyo. So, maaari din itong gawin ng Martes or kaya naman Bernes, alas 6:30 hanggang alas 8:30 po lamang ng umaga. Ayan lamang po guys, maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.